Welcome back mga kabayan sa OFW Today News Channel. At hello mga kabayan, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Kumusta kayo? Hope okay lang kayo ngayon at nasa mabuting kayong kalagayan saan mang kayong bansa ngayon. At sa lahat ng mga OFW saan mang sulok ng mundo ay ingat-ingat po tayo. At lagi nating sundin kung ano man ang mga pinapatupad na advisory at precautionary and preventive measure ng bansa na kung saan tayo nakatira. Sa video na ito mga kabayan ay tatalakayin ko sa inyo ang bagong update at advisory ng Kingdom of Saudi Arabia regarding sa mga nakaraang advisory na pinalabas nila noon. Kung maalala niyo mga kabayan ay nagpalabas ang Saudi Arabia ng mga advisory nung mga nakaraang araw na kung saan yung isa sa mga advisory na ito yung 2 weeks suspension of international flight. Yung pangalawa mga kabayan ay yung suspension ng trabaho ng 16 days sa mga government agency. Yung pangatlo mga kabayan ay yung pag-suspend ng 14 days ng lahat ng domestic flight, bus, trains, at taxi. So yun nga mga kabayan, yun nga yung mga nakaraang suspension na pinatupad ng Saudi Arabia. Ito ay isa sa mga preventive and precautionary measure para makontrol at hindi na mas lalo pang mag-spread ang sakit na coronavirus. Dahil nga kabayan sa pagtaas ng bilang ng confirmed cases ng affected ng coronavirus dito sa Kingdom of Saudi Arabia ay na kung saan ay mahigit 1,000 na nga lampas pa ang confirmed cases, ang total confirmed cases. Kaya napagdesisyonan ng Ministry of Interior na i-extend ang lahat ng advisory na nabanggit ko kanina. Isa ito mga kabayan sa airport nila at prevent at sa mga action para sa preventive and precautionary measure nila para labanan ang coronavirus at para na rin maprotektahan ang lahat ng resident, expat, OFW. Tama nga mga kabayan na narinig nyo, ina-extend nga po nila yung mga advisory na nabanggit ko kanina. Ano nga ba yung mga nakapaloob sa bagong advisory na pinalabas ng Ministry of Interior? Ang kalaman na ito ay galing sa Saudi Press Agency na report kaninang ngayong araw, March 29, 2020. At ihatid ko sa inyo kung ano yung mga nakapaloob sa bagong advisory na pinalabas nila ngayon. Ano mga kabayan ay ang pag-extend ng suspension ng trabaho sa mga government agency at private sector. Dito mga kabayan, walang sinabi kung kailan matatapos at kung kailan muling babalik ang pagtatrabaho sa government agency at private sector. Ang sinabi nila ay mag-antabay lagi sa mga panibagong update at advisory. Kaya mga kabayan, mag-subscribe ka na at i-ring mo ang notification bell kasi every time na mayroong bagong advisory ay i-update ko sa inyo. Ayong pangalawa mga kabayan ay nakakalungkot man pong isipin at nakakalungkot para sa mga mag-i-exit at sana ay magbabakasyon nung mga nakaraang tinamaan ng travel ban nung last few weeks. Yung mga mag-i-exit na sana ay nakauwi na. Kalungkot man mga kabayan pero in-extend po muli ng Saudi Arabia ang suspension ng international flight para sa mga passenger at walang exact date na binigay kung kailan matatapos ang extension na ang suspension ng international flight, kaya panatiliin nakantabay sa aking YouTube channel kasi update ko po palagi kayo sa mga bagong advisory na papalabas nila. Yung pangatlo mga kabayan ay nasabi ko na nga yung extended din yung suspension ng domestic flight, train, taxi at bus
na kung saan hindi rin sinabi kung kailan matatapos ang suspension ng travel advisory na ito, pero sinabi nila na palaging mag-antabay sa mga bagong update at advisory na papalabas ng Saudi government. So ayun nga mga kabayan, yun na yung mga bagong advisory na pinalabas ng Saudi government. At kung nakasubaybay kayo nung mga nakaraang video ko, nandoon yung mga advisory at suspension ng travel at travel advisory nila. Nandoon din yung mga exemption. For example, doon sa walang trabaho lahat ng government agency except po sa mga military, police at special cases at sa mga medical practitioner at nasa medical sector. Yung pangalawa po sa international flight, meron naman pong para lang sa mga passenger. Kung maalala din nyo yung dati kong video na travel ban for 2 weeks, ngayon po ay na-extend at meron pong exemption doon yung mga paglipad ng mga humanitarian at special cases po. So yun nga mga kabayan, yun lang po ang update sa ngayon. Pili po kayong nakatabay sa aking YouTube channel para palagi ko kayo ma-update sa anumang bagong advisor na ipapalabas nila. Kaya kabayan, huwag mo nang kalimutan mag-like, comment at subscribe. At i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page, Instagram at Twitter. At sa mga kabayan, kung meron kayong mga tanong ay huwag na kayong mag-atubiling i-comment yan sa baba at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. At mga kabayan, huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at i-ring ang bell para ma-notify ka sa mga video na gagawin natin. Yun nga mga kabayan, nakakalungkot mga isipin sa mga kababayan natin na magbabakasyon at uuwi na sana, inabutan pa ng travel ban dito sa Kingdom ng Saudi Arabia. Pero mga kabayan, ito po ay para sa atin din, para sa kaligtasan natin. At ito po ay para mapangalagaan din yung health natin at ang lahat ng nakapalibot sa atin. So mga kabayan, sumunod na lang po tayo sa mga advisory. Alam ko naman po ang inyong nararamdaman. Mahirap po sa part nyo, pero kunting tiis lang po at masusolusyonan din ito at ito po ay matatapos din. Kaya mga kabayan, sumunod lang po tayo sa mga advisory nila. Kung mayroon tayo, kailan po natin panatiliing malinis ang ating katawan, maghugas ng kamay. Kung may gloves, mag-gloves po. Kung may mask, mag-mask po. So mga kabayan, hanggang dito na lang at huwag nyo pong kalimutan na palagi magdasal. Siya lang po ang makakatulong sa atin para malampasan ang crisis na ito. Maraming salamat mga kabayan sa panonood at pag-ubos ng inyong mga oras. At sana mayroon kayong mga natutunan at nalaman. Maraming salamat mga kabayan at kita-kits sa next video.